Si Gideon. Ika-anim na kabanata. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya'y pinasakop sila ng Panginoon sa mga Midianita sa loob ng 7 taon. Napakalupit ng mga Midianita. Kaya napilitan ang mga Israelita na magtago sa mga bundok, mga kuweba, at sa iba pang tagong lugar. Tuwing magtatanim ang mga Israelita, nilulusob sila ng mga Midianita, Amalekita, at iba pang mga tao sa silangan. Nagkampo sila sa lugar ng mga Israelita at sinira ang mga pananim nito hanggang sa Gaza. Kinuha nila ang lahat ng tupa, baka at asno. Wala talaga silang itinira para sa mga Israelita. Sumalakay sila na dala ang kanilang tolda at mga hayop na parang kasindami ng mga balang. Hindi sila mabilang pati ang kanilang mga kamelyo. Winasak nila ang lugar ng mga Israelita. Naging kahabag-habag ang kalagayan ng mga Israelita dahil sa mga Midianita. Kaya humingi sila ng tulong sa Panginoon. Nang tumawag sila sa Panginoon, pinadalhan sila ng Panginoon ng isang propeta na nagsabi sa kanila, "Ito ang sinasabi ng Panginoon na inyong Diyos. Inilabas ko kayo sa Ehipto na kung saan inalipin kayo. Iniligtas ko kayo sa mga Ehipsyo at sa lahat ng umaapi sa inyo. Pinagtagumpay ko kayo sa kanila at ibinigay ko sa inyo ang kanilang mga lupain. Sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon na inyong Diyos at hindi nyo dapat sambahin ang mga Diyos ng mga Amoreyo kung saan kayo nakatira ngayon. Pero hindi kayo nakinig sa akin." Pagkatapos, dumating ang anghel ng Panginoon sa Ofra. Naupo siya sa ilalim ng puno ng terebinto na pag-aari ni Joash na mula sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joash ay nagigiik noon ng trigo sa ilalim ng pisaan ng ubas para hindi makita ng mga Midianita ang trigo. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Ikaw magiting na sundalo, ang Panginoon ay suma sa iyo." Sumagot si Gideon, "Kung suma sa amin nga ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin? Bakit hindi na siya gumagawa ng mga himala gaya ng ginawa niya noon nang inilabas niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa mga kwento nila sa amin? At ngayon pinabayaan na kami ng Panginoon at ipinaubaya sa mga Midianita." Sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Humayo ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang nagsusugo sa iyo." Sumagot si Gideon, "Pero paano ko po maililigtas ang Israel? Ang pamilya po namin ang pinakamahina sa lahi ni Manase, at ako naman po ang pinakaaba sa pamilya namin." Sumagot ang Panginoon, "Tutulungan kita at lilipulin mo ang mga Midianita na parang nakikipaglaban ka lang sa isang tao." Sinabi ni Gideon, "Kung nalulugod po kayo sa akin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng palatandaan na kayo talaga ang naguutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis, dahil kukuha ako ng ihahandog ko sa inyo." Sumagot ang Panginoon, "Hihintayin kita." Umuwi si Gideon at nagluto ng isang batang kambing. At gumawa siya ng tinapay na walang pampaalsa, gamit ang kalahating sako ng harina. Pagkatapos, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw nito sa kaldero. At dinala niya ang pagkain sa anghel doon sa puno ng terebinto. Sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos, "Ipatong mo ang karne at tinapay sa batong ito, at buhusan mo ng sabaw." Sinunod ito ni Gideon. Pagkatapos, inabot ng anghel ng Panginoon ang pagkain sa pamamagitan ng tungkod na hawak niya. Bigla na lang lumabas ang apoy mula sa bato at tinupok ang karne at ang tinapay. At nawala na ang anghel ng Panginoon. Napatunayan ni Gideon na anghel nga ng Panginoon ang nakita niya. Sinabi niya, "O Panginoong Diyos, nakita ko po ng harapan ang anghel ninyo." Pero sinabihan siya ng Panginoon, "Huwag kang mag-alala at matakot. Hindi ka mamamatay." Nagpatayo roon si Gideon ng altar para sa Panginoon at tinawag niya itong nagbibigay ng kapayapaan ng Panginoon. Hanggang ngayon naroon pa rin iyon sa Ofra, sa lugar ng mga angkan ni Abiezer. Nang gabi ring iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Kunin mo ang pangalawa sa pinakamagandang toro ng iyong ama. Iyong 7 taong gulang na,
Pagkatapos gibain mo ang altar para kay Baal na ipinatayo ng iyong ama. At gibain mo rin ang posteng simbolo ng diyosang si Asherah na nasa tabi ng altar nito. Pagkatapos magpatayo ka ng tamang altar para sa akin, ang Panginoon na iyong Diyos, sa ibabaw ng bundok na ito. Pagkatapos ialay mo sa akin ang baka bilang handog na sinusunog. At gamitin mong panggatong ang pinutol mong poste ni Asherah. Kaya isinama ni Gideon ang 10 niyang utusan at ginawa niya ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Pero ginawa niya ito ng gabi dahil natatakot siya sa pamilya niya at sa kanyang mga kababayan. Kinaumagahan, nakita ng mga tao na giba na ang altar para kay Baal at putol-putol na ang poste ni Asherah. At ito ang pinanggatong sa baka na inihandog sa bagong altar. Tinanong nila ang isa't isa kung sino ang gumawa noon. Inusisa nila ito at nalamang si Gideon na anak ni Joash ang gumawa nito. Kaya't sinabihan nila si Joash, "Palabasin mo rito ang anak mo. Dapat siyang patayin. Dahil giniba niya ang altar para kay Baal at pinagputol-putol ang poste ni Asherah sa tabi nito." Sumagot si Joash sa mga taong galit na nakapaligid sa kanya, "Nakikipagtalo ba kayo sa akin para kay Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Ang nagtatanggol sa kanya ang dapat patayin sa umagang ito. Kung si Baal ay totoong Diyos, may pagtatanggol niya ang sarili niya sa gumiba ng altar niya." Mula noon, tinawag si Gideon na Jerubaal, na ang ibig sabihin ay, hayaang ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili, dahil giniba niya ang altar nito. Ngayon, nagkaisa ang mga Midianita, Amalekita, at iba pang mga tao sa silangan sa paglaban sa Israel. Tumawid sila sa ilog ng Jordan at nagkampo sa lambak ng Jezreel. Ginabayan si Gideon ng Espiritu ng Panginoon at pinatunog niya ang trumpeta para tawagin ang mga angkan ni Abiezer para sumunod sa kanya. Nagsugo rin siya ng mga mensahero sa buong lahi ni Manase, Asher, Zebulun at Naphtali para tawagin sila na sumama sa pakikipaglaban at sumama sila kay Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, "Sinabi niyo po na gagamitin niyo ako para iligtas ang Israel. Ngayon, maglalagay po ako ng balahibo ng tupa sa lupang ginigiikan namin ng trigo. Kung mabasa po ito ng hamog kahit tuyo ang lupa, malalaman ko po na ako nga ang gagamitin niyo para iligtas ang Israel ayon sa sinabi ninyo." At ganoon nga ang nangyari. Nang sumunod na araw, maagang gumising si Gideon at kinuha ang balahibo ng tupa at piniga at napuno ng tubig ang isang mangkok. Pagkatapos sinabi ni Gideon sa Diyos, "Huwag po kayong magalit sa akin. May isa na lang po akong kahilingan sa inyo. Nais ko po ng isa pang pagsubok para sa balahibo ng tupa. Gusto ko po sanang mabasa ng hamog ang lupa, pero manatiling tuyo ang balahibo ng tupa." Kinagabihan, ginawa nga ito ng Diyos. Tuyo ang balahibo ng tupa, pero basa naman ang hamog ang lupa sa paligid nito.